Okay. Yan. Diba? Normal natin na lang, lagi na lang natin yan na, lagi na lang natin yan na pag-uusapan. Attitude. Dapat daw meron tayong, alam mo yun, sa totoo lang, ito kasi sobrang vital nito. Guys, kung ikaw ay ano, kung ikaw ay newcomer, bago ka dito sa network, bago ka sa ginagawa natin ngayon, guys, or luma ka na, diba? Matagal ka nang nagne-network. Tingnan mo, bakit wala kang resulta? Ako, maiintindihan ko pa yung mga bago eh. Diba? Wala pa akong resulta upline. Natural, bago ka pa lang eh. Diba? 1 week ka pa lang eh. Normal yan, wala ka pa talaga resulta. Normal yan. Pero kung ikaw, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan na, wala pang resulta, check your attitude. Baka ang problema mo, attitude mo. Malamang sa alamang, attitude mo ang problema mo. Huwag ka kasi silip ng silip. Huwag ka kasi reklamo ng reklamo. Diba? Those people na mahilig magreklamo. Diba? Mga lampa yan. Oh. Lampa, walang buto. 'Di ba? Wala nang ibang ginawa kundi silipin ang mali. May mali, may ganito, may ganyan, may mali. Ang dami mo sinisilip. Sisilip mo, bakit ganun si Phil Tycoon? Bakit si ganito? Bakit si ganyan? Puro ka bakit? Puro ka sisi. 'Di ba? Hindi mo kaya check yung attitude mo. 'Di ba? Silip ka na silip, silip ka na silip sa upline mo, silip ka na silip sa kumpanya. Silipin mo kaya ang sarili mo. Diba? Oh, napakaganda niya, no? People who loves to blame are lame. Lame! Lampa! Walang buto! Hilig mong magreklamo. Reklamo ka ng reklamo. Wala ka namang ginagawa. Diba? Puna ka ng puna. Wala ka namang aksyon. Yes, that is true. Focus sa dreams. Yes! Totoo yan. Diba? Gaya na sinabi ko kanina. Be faithful to your dreams. Be faithful to your dreams. Huh? Kumikita ka na. Huwag ka nang sumilip sa ibang kumpanya. Diba? Huwag kang maniniwala. Diba? Huwag kang maniniwala sa mga salisalita. Ang taong naniniwala sa salisalita, walang bait sa sarili. Ganun ka ba? Diba? Sometimes yung mga taong mareklamo, mga taong dadanan dada, silang walang kita, wala silang... Ang dami mo reklamo, wala ka naman resulta, wala ka naman sales. Mag-produce ka ng sales. Diba? Check your attitude first. Bago mo i-check ang attitude ng ibang tao, bago mo i-check yung attitude ng upline mo, i-check ang attitude ng may-ari, silipin mo muna ang sarili mo. Diba? Oh. Huwag ka mareklamo. Sobrang mareklamo. Okay lang magreklamo kung nasa tama naman. Pero kung out of this world naman na yung mga sinasabi mo, abe manahimik ka. Ba? Totoo yan eh. Sabi ko sa inyo, real talkan tayo eh. Ayoko sa lahat yung ano eh. Pabebe mag-training eh. Diba? Gusto ko, diretso. Nasabihin ko sa iyo. Diretso sa puso mo, diretso. Titigan tayo. O yan, nakatitig ako sa iyo. Diba? Check mo attitude mo. Diba? Napaka-importante niyan, guys. 100% yan. Napaka-importante niyan. Kasi kung hindi mo babaguhin ang attitude mo, eh well, wala mangyayari sa'yo. Diba? Nasabi mo, alam mo yung this is of me? Alam mo yung this is of me? Diba? Yung self-centered, mga taong self-centered,
Yung walang magaling kundi siya lang. Ayokong makinig dyan. Mas magaling ako dyan. Diba? Ayokong matin ng training dyan. Mas magaling ako dyan. May mas resulta ako dyan dati. Dati nga ganyan. Dati yun. Hindi ngayon. Diba? Huwag ka muna magyabang. Tudyos ka muna ng resulta mo. Hindi po kita resultado ka na magyayabang ka. Check your attitude. Diba? May abang. Abang mo eh. Wala ka naman resulta eh. Diba? May abang. Paan nararating? Nagyayabang ka na eh. Sakit. Masakit pakinggan. Totoo yun. At least, nasabi ko sa'yo. Diba? At least, andito ka, narinig mo. Baka kasi mamaya, ganyan ka na. Hindi mo lang napansin. Baka sakali, mabeng. Alam mo yun? Diba? Napaka-importante ng attitude, guys. Sobrang importante to. Sarap na itong bagsak talaga lagi. Lalo na pag may mga ganitong mga crisis. Diba? Yung mga dami-daming ano dyan, dami-daming mga post sa Facebook. Mga post sa Facebook ay mga paninira sa kumpanya. Diba? Na keso ganito, keso ganito. Tapos lalataga ng mga ganito. Oy! Wala ka na bang ibang makuha? Ha? Wala ka na bang ma-recruit? Kaya nag-recruit ka na lang dito sa amin. Ni-recruit mo na lang yung mga downline ng downline mo. Kasi wala ka na makuha ng iba. Ha? Anong ba yun? Aba, mangisda ka sa karagatan, huwag ka mangisda sa aquarium kasi aquarium, pag-aari ng ibang tao yan. May-ari niyan. Ang isdang nasa loob ng aquarium, alaga nila yan, pag-aari nila yan. Di ba? Oh, doon ka mangisda sa karagatan. Kapal na mukha mo eh. Diba? Mangriligtot ka pa. Oh, masakit? Maganda yan. Masaktan ka. Para ma-realize mo kung anong tama at mali. Kaya nga check your attitude eh. Diba? Sakit. Kaya sabi ko sa'yo eh. Umpisa pa lang eh. Sinabi ko nung papaalam ako kasi eh. Maganda yun. Diretsahan tayo. Kaysa magpabebe ako dito. Diba? Yes, that is true. Your attitude determines your altitude. Kung mataas, kung tama ang ugali mo, 'di ba? Kung tama ang ugali mo, ang attitude mo, ang taas mo din, 'di ba? Ang lipad mo mataas din. Pero kung ang ugali mo basura, ha? Kung ang basura, basura din ang makukuha mo. Kaugali mo din ang makukuha mo. Tanda mo 'yan. 'Di ba? Tell me who your friends and I'll tell you who you are. Kung marites ka, marites din ang mga kaibigan mo. Ha? Ang lalim nito, attitude. Di ba? Hindi ko naman pwedeng bitawan lahat yan. Tagal yan. Pero dun tayo, sa normal, yung lagi nating naririnig. Yung lagi nating nakakasalamuha. Check your attitude, Brad. Diba? Kamayabang. Ha? Kamayabang. Huwag kang manunulot. May tao yan eh. Susultin mo. Diba? Ba? Wala ka namang ibang makuha. Kaya nanunulot ka na lang. Mamaya ka naman. Diba? Kaya sinabi ko kanina, mangisda ka sa karagatan, huwag kang mangisda sa aquarium. Check your attitude. Check mo. Kung ikaw naman bago lang dito at may ugali ka na talagang matindi, di ba? Check mo muna. Huwag mong bibit-bitin yung masamang ugali mo kung saan ka man galing. Kasi dito sa Conqueror, tinatama lang natin yung mga maling attitude. Kasi ako, kung sa tingin nyo, may maling attitude ako, pwede nyo sabihin sa akin. Harapan, ganoon ako. Pag may nakilala ko at hindi ko gusto yung sinabi niya, hindi ko gusto yung the way na
na i-treat niya yung tao. Diretso sinasabi ko yan sa kanya, Brad, hindi maganda yung sinasabi mo, Brad. Diba? Brad, baka mamaya may... Alam mo yun? Check your attitude. Hindi na ako masyadong lalalim dyan. At least, naparamdam ko sa inyo ngayon. Diba? Hindi naman tayo magbabanggit ng tao. Diba? Kasi syempre, iba yon, iba na yon. Diba? Ito, training to eh. Normal to eh. Kung tamaan ka, hindi maganda, sapul ka. At least, mababago mo. At least, naparating ko sa'yo. Mahal ka ng apply natin eh. Kaya ito pinaparating. Diba? Kasi kung wala kaming pakialam sa'yo, hindi namin ito papasabihin sa'yo. Hindi namin paparating ito sa'yo. Bakit? Lalo magming pakialam sa'yo. Diba? Pero bakit namin ginagawa ito? Bakit namin ito? Bakit tayo nandito? For you to realize. For us to realize. Kasi even me, kahit ako nagbabagsak ng training, habang binabagsak ko ito, natututo ko. Nare-realize ko. Oops, yung mayabang ka. Oops, may mga ganito. Oops, maraming oops. And sana ganun ka din, kapatid.